at nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kaniyang mga kamay ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. So yung pagpapatong ng kamay in connection with the Holy Spirit, bumaba daw ang Espiritu Santo. Nakita naman itong mga mamamang, ano yung ginagawa nila? Nagpapatong ng kamay, gayahin din natin. Eh, kumaya ngayon, nasa verse 15, tingnan niyo po ang sabi nito dito. Sa 13, sige, taas natin ng konti. Dapat ilang sa mga hugtong pag-alagala, kaya pag-alagala, ito yung nagmamasid, para yung pismoso lang, no? Nagmamasid to sa nangyayari. Nagsisipagpalayas ng masasamang espiritu ay nagsipangahas. Tingnan mo nga. Na ano, nasambitin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa mga masasamang espiritu na nagsipagsabing pinamamahali ko sa inyo na sa pamamagitan ni Yesus na siyang sinangaral ni Pablo at may pitong anak na lalaki ang isang eskiba na Hudyo, isang pangulong serdote na nagsisigawa nito. Ginamit nila yung Espiritu Santo dahil ginagawa yun eh, ginagawa ni Pablo, verse 15. At sumagot ang masamang espiritu. Ito mo sumagot. Ano sinabi? At sa kanila sinabi, nakikilala ko si Jesus, nakikilala ko si Pablo. Eh, sino naman kayo? Parang gano'n. Dato po, sino-sino kayo? Kita mo nga. Kaya in connection with the Holy Spirit, hindi mo pwedeng gayahin yung ginawa nila. Hindi mo naintindihan mo. Eh, iba, gumagaya din eh. Lalo sa born again, may patulak-tulak pa. May tinutulak daw, nakatukod yung paa. Kaya pala ayaw mag-usap, nakatukod. Diba? Hindi pwedeng nakita mo lang, okay na yun. Meron yung ibig sabihin. So may gumayon na yan. Ano ngayon ang nangyari? Nasabi ganito, sabi nung sumagot yung Espiritu Santo, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, eh sino-sino kayo? At ang tao kinaluluunan ng masamang Espiritu ay lumukso sa kanila at sila'y kanyang natalo at nadaig sila. Ano pat nagsitaka sila sa bahay na Yahoo ng mga kukutubad at mga sugatan? Malakas yun. Kung may taong may ganon, pag nakapasok sa bahay mo yan, malakas yan. Pag nagwala yan. Yun ngayon isang halimbawa, hindi mo po pwedeng lokohin ng Diyos. Magpapanggap ka na akala mo'y naiintindihan yung ginagawa nila. Hindi. Yung pagpapatong ng kamay na ito na ginagawa nila dahil ito sa pagsusubo doon sa mga magiging misyonary. Hindi mo pwedeng ito basta-basta gawin dahil may babakya ng Espiritu Santo. Kung mababa yung Espiritu Santo doon sa mga nagpapatong ng kamay at sinusubo nila para mangaral ng salita. Ito yung isang halimbawa ko. Isa sa mahirap siya pipitin, traffic. Ito yung sinasabi natin na pag may error na ganyan. Kaya napakahalaga yung mind copy. Tanya yung ating mga preacher. Kaya may ganyan po yan eh. Pag nagkaroon ng ganyang error, hindi paano nga yan, into na tayo. Okay? Acts 13, may outline. Acts 13:13, ayun ang pang slide 18 ako. Kaya may ganito. Kung mapapansin niyo, hindi ako tumayo dito, na Bible lang ang daladala ko. Ako, kasi inaabangan ko yung ganitong sistema. Yun, yung pinakisama. Pag nagkaroon ng ganyan. Ako, ang pagpapatong ng kamay ay pinakita sa panahon ng unang pag-mission nila, Pablo, bilang kasangkapan sa pag-konekta ng mensahe sa mensahero. Espiritual na kaloob sa pagkakaloob ng banal na espiritu, ang mga nakatatanda ay kasama din sa pagsasagawa nito. Kaya yung buong kapulungan ng iglesia na yun, ipinapanalangin yung isusubo. Ano po? Yun ay ayon sa ginagawa nila noong unang panahon. Kaya ito ay hindi basta-basta kukopyahin ng isang, sabihin natin ay isang sekta. Kasi merong Presbyterian Church. Diba? Merong mga gumagaya niyan. Eh naiintindihan niyo ba kung bakit Presbyterian? Hindi ka po pwede nga kukuha rito ng isang bagay na sa akala natin ay pwede nang i-apply. Hindi po. May mga bagay kasi na binabanggit sa Biblia na mahirap para sa atin na i-apply ito, lalo-lalo na kung hindi iniuutos. Yung kasunod kasi na slide, may kinalaman sa presbytery, the assembly of the elder or aged person in the church. Yun yung kahulugan po ng presbytery. Sa 1 Timothy 4:14 po, nakalagay ang ganito. Tingnan po natin. 1 Timothy chapter 4, verse 14. Ang sabi ay ganito. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo
na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Lagay po, ano? Ibig sabihin nun, elder or aged person sa loob ng church. Ito yung mga bumilang na sa mga panahon ng paglilingkod sa iglesia. Kumbaga sa manok, may mga tahit na. Mga tahiran, ika nga. Mga veterano na sa paglilingkod, mahuhusay sa kanilang kanilang palataya. Kaya ipinakikita ni Apostle Pablo sa 2 Timothy, pinag po natin, chapter 1, verse 8, ang ganitong binabanggit. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni ako na bilang kunya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi bakit ko binabanggit ni Pablo yun? Ano kasi ito eh, yung presbytery. Kabataan ito, tatandaan po natin. Ang isang kabataan, madali yan malibang. Kaya binabanggit ni Pablo, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, baka maglalaro-laro ka lang. Sayang yung, ano, aalis sa iyo yung Espiritu Santo. Sumama ka nga sa pag-mission eh, tulog ka naman ng tulog sa barko. Yan. Dapat nire-reverse mo ito. Pero itong mga kabataan na ito, na mga inaralan ni Pablo, mahuhusin itong mga bata na ito. Gaya ni Titus, talagang ano dito. Kumbaga sa ano eh, dedicated sa kanilang mga ginagawa. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo. Bakit ikakahiya? Eh, kabataan niya eh. Pwede naman niya sabihin na, eh, ba't yung ginagawa ito? Sa bahay nilang ako matulog. Wala naman ako naiintindihan dito. Hindi. Binalalakas ni Pablo yung loob nitong si Timoteo dahil nga baka iba ang isipin nito, eh wala na naman si Pablo. Alam na yung iglesia niya, hindi tumayo kung sino tatayo niya. Mga matatanda naman niya, hindi sila magtulog. Hindi. Ano po? Yung mga kabataan, isang halimbawa kung paano tinitrain ni Apostol Pablo ang mga batang ito.